Life is not a matter of intelligence. Hindi ho yan nakukuha sa talino. Kaya maraming mga matatalino, hindi naging maayos ang buhay. Life is a matter of perspective. Kung nakatangkla tayo sa Diyos, napakaganda nun. Tinan niyo po kung bakit ko nasabi yan. Sabi ng Bible, sabi niya, we walk by faith and not by sight. Hindi tayo nakabatay lang sa nakikita. Ang pinakikinggan natin, anong sinasabi ng Diyos sa bagay ng ating kinalalagyan? Is God. Alam niyo, napakabuti ho ng Diyos. Now, sa buhay natin, alam niyo, sa maraming pagkakataon, meron tayong mga inaasahan, no? Kanyari, pag nag-aaral kayo sa eskwelahan, pag nag-aaral kayo, nag-expect kayo na papasa. Tama ba? At mataas na grado kung minsan. O kaya naman, sa trabaho, nag-expect kayo na mapopromote, ma-expect kayo na magkaroon ng magandang career path. Yan. Pag nag-asawa, nag-expect kayo na magkaroon isang magandang ugnayan sa iyong asawa. Kumbaga, pag ito, pag napakasalang ko ito, ang saya-saya ko sobra. Ayun, totoo nga, naging masaya nga. Nagbabatuhan ng plato, ganyan, pati kaldero. Ang saya-saya, parang ganyan. No? Umabot na rin sa, yung kasiyahan nila, umabot sa korte. Naghanap sila ng korte, parang basketball court, ganyan. Para sumaya sila. Pero bakit ganun? Bakit ganun? Anong gagawin namin? Kapag yung inaasahan namin, ibang-iba doon sa nangyayari. Di ba? Kaya iba sa atin, siguro, weeks from after tomorrow, siguro days after tomorrow, merong sobrang saya, na parang, yes, nanalo yung kandidatong gusto naming magbagi. Yung iba naman, sobrang lungkot, denaya, wala naman natatalo sa Pilipinas, lahat dinadaya lang, di ba? So, denaya lang, man, denaya. So, masama ang loob. Yung iba naman, parang, yaamon na nga sila, wala nang kwenta talaga tong halalan na ito, lukuhan lang ito, yung mga ganun na yung epekto. Yung expectation, parang bagsak na bagsak. Anong gagawin natin pag ganun na? Tama? Ano ating gagawin? So ngayon po, ito po ang gusto kong matutunan nating lahat. Sa buhay, yung ating, kung hindi man mangyari yung ating inaasahan, mayroong isang bagay na dapat tayong alalahanin. Na meron tayong Diyos na nahigit na makapangyarihan. Kaya we need to practice a God-centered perspective. Now, pag-isipan nyo ito mabuti ha. Life is not a matter of intelligence. Hindi ho yan nakukuha sa talino. Kaya maraming mga matatalino, hindi naging maayos ang buhay. Life is a matter of perspective. Di ba? Minsan, ang tingin nila sa isang bagay, problema. Ang isang tingin naman nila dito, oportunidad. Kung nakatangkla tayo sa Diyos, napakaganda nun. Tinan nyo po kung bakit ko nasabi yan. Sabi ng Bible, sabi niya, we walk by faith and not by sight. Hindi tayo nakabatay lang sa nakikita. Ang pinakikinggan natin, anong sinasabi ng Diyos sa bagay ng ating kinalalagyan. Yun ang godly perspective. Meron kang nakikita sa pananaw ng Diyos. Hindi mo lang iniisip ang sarili natin. Hindi lang natin iniisip yung pakinabang natin. Iniisip natin ano yung bahagi natin sa malaking palatuntunan ng Diyos. So we walk by faith. Kung itong instruction ng Diyos, God wants me to be a blessing to people. Kasi I am created in the image of God. Therefore, I am to bring order in the midst of chaos. Sa madali kasi, ganun ang Diyos eh. Yung chaotic na sitwasyon, inaayos. Kaya in chaos, ayos. Tama ba? Nagkakadid yan. So if I am created in His image, ako nagbibigay din ng ayos pag may chaos. Ang problema minsan mga Christian, sila na nagdadagdag ng chaos. Mali na tayo. Hindi natin nakikita yung perspective ng Diyos. Kaya nga we walk by faith, since this is God's instruction, I follow God to bring order. Para magkaroon ng kaayusan. How can we develop that perspective? Para magkaroon tayo, ma-practice natin yung God-centered perspective, kailangan maintindihan natin, paano ko ba kukunin yan? Kaya tatlong bagay, pag-uusapan natin ngayon. Marami ito, pero tatlo lang muna, sa atin lang talakayin, ha? Ayan. Una, recognize God's sovereignty or supremacy. Kilalanin natin ang pagkadakila ng Diyos at kanyang pamumuno. Nakakandili yan. At pagkatapos, tayo po ay magpahinga sa kanyang magandang plano. Rest in His plan. And ang pangatlo is to represent Him to the world. Huwag nating kalimutan that we are His representative to the world. Are you following? So yun po ang ating pag-uusapan. Ano ibig sabihin ng God's sovereignty? Now, ano ba ibig sabihin ng God's is sovereign? Now, para maintindihan natin, when we are to recognize God's sovereignty,
Ito ho, siya yung dakilang Diyos. Tama? Sabi ng Biblia, ito. Ay, sorry. Huwag niyong pantas niya. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing. But He does according to His will. So, sabi niya, ginagawa niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. Kung anong gusto niya. And sabi niya, and He does according in the host of heaven. Sabi niya, and among the inhabitants of earth, and no one can ward off His hand. And or say to Him, what have you done? Ano si sabi nito? Ito po ay katagang sinabi ho ni Nebuchadnezzar na siyang nagahari sa Babylonia noon. Nagkataon, binigyan siya ng warning ng Diyos through Daniel. Huwag kang magiging mayabang, magpakumbaba ka, sumunod ka sa Diyos. At hindi nakinig si Nebuchadnezzar. Matigas ang ulo niya. Hindi siya nakinig sa paraan ng Diyos. Sa madaling salita, he suffered the consequence of not trusting God. Kaya nagkaroon, nabaliw siya, nabaliw. Nag-asal, hayop siya. Kumakain siya ng pagkaing hayop. At nung naibalik siya sa kanyang katinuan, itong sinabi niya, kayo nga po, Panginoong Diyos, sabi niya, lahat ng mga nananahan sa lupa ay talagang parang wala, baliwala sa kapangyarihan ninyo dahil nagagawa niyo yung gusto niyo. Di ba? Ayon sa inyong pamumuno sa kalangitan. At sabi niya, lahat ng nananahan sa lupa, walang makapagpipigil sa palatuntunan ninyo. Kasi yun ang isip niya nung una eh. Dahil siya yung pinakamakapangyarihang hari. Noong mga panahon, kaya niyang pigilan ang palatuntunan ng Diyos. Sabi niya, walang makapagpipigil sa palatuntunan ninyo. At sabi niya ganoon, at walang makapagpipigil sa nais niyong gawin. Yan ang sovereignty ng Diyos. Tama po? Now, if we are recognized, tayo, kinikilala natin ang sovereignty ng Diyos, oh boy, magseryoso tayo. Ano ibig sabihin magseryoso tayo? Pag sinabi ng Diyos na pag pinasok mo ang trangkahang ito, itong daanan na ito, that will lead to destruction, eh seryosohin mo yung sinasabi na yun. Huwag mong biruin. Kumbaga, pag sinabi na ng Diyos, huwag mong pasukin yan, huwag mong pasukin. Pag sinabi ng Diyos, you enter this narrow gate that leads to life, eh talagang pupunta ka sa buhay. Ngayon, pag sinabi ng Diyos, yan yung paraan para sa buhay, sundin mo yun. Nakukuha po? Eh hindi, bakit yung iba? Parang ang saya-saya naman nila, parang mas masagana naman ang buhay nila kahit hindi siya sumusunod sa Diyos. Relax ka lang, hindi pa naman natapos ang buhay nila eh. Eh mayroon pang life after this eh. Kaya nga sabi sa Psalm 73, huwag kang mainggit sa kanila dahil nalakalagay sila sa isang madulas na daanan na kung saan hindi na mamamalaya, nasa distraction na sila. Because God is sovereign. Yun ang problema sa maraming mga tao. Bisan ayaw na lang gawin yung kanilang responsibilidad, and yet they recognize God is sovereign. Ayaw na sumunod sa paraan ng Diyos. Kanya sa asawa, bakit hindi kami masaya? Then you follow God's instruction. Pag sinabi ng Diyos, eto, hindi mo pwedeng baguhin yung bunga. Kumbaga kung ano yung itatanim mo, yun ang aanihin mo eh. Kasi sovereign ng Diyos. You cannot change His plan. Kaya pag sinabi ng Diyos, eto ang will ko, maging mabuting buhay mo, dito ka dumaan. Ngayon, pero kung dito ka dumaan sa kabila, masisira ang buhay mo, will pa rin ng Diyos na masira yun, yung dadaanan mo. Kasi yun ang sinabi niya na eh. You cannot, kumbaga, stop what God has already destined to accomplish. Basta hinanda na ng Diyos at gagawin niya yun, hindi mo siya pwedeng pigilan. Hindi mo pwedeng baguhin ang resulta kung hindi ka susunod sa paraan ng Diyos. Are you following? Kaya nga sabi ng Bible, listen to this, the grass withers, the flower fades. Ang mga damo, matutuyo yan. Ang mga bulaklak, wala, malalantayan. Pero ang salita ng Diyos, tatayo yan habang buhay. So, because God is sovereign, dineklara niya na in advance, oh, ito ha, sumunod ka dito. If you want to be blessed, you follow this. Kaya maraming tao, yes, maaari naman dumaan ka sa paraan na hindi paraan ng Diyos. Umunlad ka financially. But doesn't mean na umunlad ka as a person. Kasi ang Diyos hindi naman tulog yan eh. Tayo tulog, pero siya hindi. Nakuha ninyo? Kaya dapat nating naintindihan nyo, noong nga no, yung paraan pa rin ng Diyos eh. Kasi ang tagumpay, ang panalo, hindi naman yan yung nakikita sa dami ng pera. Wala naman dun eh. Yun lang kaayusan kita nyo ang ating bansa. Pag-isipan nyo mabuti. We are always hoping. Siyempre gusto rin ng Diyos magkaroon tayo ng maayos sa bansa. Ano yung batayan ng Diyos? Kaya tinamasabi ng Bible, who has directed the Spirit of the Lord? Or his counselors informed him?
With whom did he consult? And who gave him understanding? Sino magpapahayo sa Diyos? Wala. Sabi niya, who taught him in the path of justice? Sino magtuturo sa kanya sa paraan ng hustisya? Sino magtuturo sa kanya sa kaalaman? Sabi niya, and inform him of the way of understanding. Sino magtuturo sa kanya para umintindi? Wala. Kasi siya na yung pinakakarukrukan. Siya na yung pinakatok-tok. Parang ganyan. And sabi, tingnan ninyo, ang mga bayan ay para lang patak. Diba? Mula sa balde. Kumbaga, nakakita ng isang patak ng tubig, pak! Yan lang ang bayan sa Diyos. Ang liit! Nasa dyan tayo nag-aaway-aaway para sa bagay na yan? Naman! Nasabi niya, at para lang yan, ano, speck of dust on the scale. Alam niyo, alikabok lang yan. Pak, parang muta lang yan na nandiyan sa isang timbangan. And sabi niya, at tingnan ninyo, iaangat niya ang isang isla na parang isang pinong alikabok. Hindi ka ba natatakot sa Diyos sa ganyan? Alam niyo, diyan ako natatakot sa maraming tao. They say God is powerful and yet they are not recognizing His sovereignty and His power and they ignore His words. Huwag na huwag nating babaliwalain ang sinasabi ng Diyos. Kaya ganyan ang nangyari sa Jeremiah, kaya ano, sa Daniel, sila Daniel, hindi lang ni-recognize yun. Sinasabi na ng Diyos sa kanila, listen to this. Dahil hindi kayo sumusunod sa akin, panahon pa ni Moises, sinasabi niya sa Israel, pag hindi kayo sumunod sa akin, sasakupin kayo ng ibang bayan because you are not serving me with joy. You're not serving me with delight. Mapipilitan kayo magsilbi sa ibang bayan. Sinasabi ko ito sa inyo ngayon. Sinasabi ni Jesus, ni God. Winarin nga sila. Binigyan sila ng mga iba't ibang propeta. Dumating kay Jeremiah. Ano sabi ni Jeremiah? Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, to all exiles whom I have sent exile from Jerusalem to Babylon. Dadaling ko kayo doon. Eh, paano po, pastor, sa limbawa lang, ako gusto ko sumunod sa Diyos, eh, the majority hindi sumusunod sa Lord. Di ba? Ngayon, sunod ka pa rin. Di bali, kasi ang puso ng Diyos, hindi naman para kapahamakan ng mga sumusunod sa Kanya at nagmamahal sa Kanya. Kaya sabi niya, kayo, sabi niya, magtayo kayo ng bahay doon. Yes, masasakop kayo, but I'm telling you now, dahil masasakop kayo, dahil sa katigasan ng ulo ninyo, but, sabi niya, build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. Kumbaga, mabuhay kayo doon, magpakasagana kayo doon. Hindi, kailangan namin ilaban ang aming bayan. Kailangan namin ipagtanggol ang aming salinlahi. Hindi yan galing sa Diyos. Tama ba? Nasusundan ninyo. Ngayon, ito na. Take wives and become the fathers of sons. Magpamilya kayo. Huwag kayong matakot. Sabi niya, give your daughters to husbands. Sige, huwag kayong matakot. Sabi niya, bakit? Hanapin niyo ang kabutihan ng bayan o ng lunsod. Sabi niya, at pinadadala ko kayo doon isang exile at manalangin kayo sa Diyos on its behalf for its welfare, you will have welfare. Ano sinasabi ng Diyos? Supposing, halimbawa tayo lang, bigyan natin sa context ng ating kasi, yun ang common ngayon, eleksyon eh. Sabi ng Lord, ito'y boto mo. Eh Lord, paano kung yung gusto ninyo na ayon sa palat sa anong programa niyo, sa standard niyo, hindi manalo? Okay lang, at least you obey the Lord. Are you following? Now, mapapahamak kami dahil ang pinili pa rin ng marami, eto, okay lang. Kung dumating man yon, basta ipag-pray mo pa rin yung kabutihan ng lunsod dahil hindi naman kita iiwan. Tama ba? Ah, andyan pa kayo? Kaya hindi naman tayo bumoboto dahil mananalo to. Hindi naman yun eh. Bumoboto tayo dahil ito yung pinakita na ng Diyos sa atin eh. Now, tuloy niyo pa natin. Atin niyo. For thus says the Lord, when 70 years have been completed. Tinan niyo, may programa na si Diyos. May 70 years pa. Ang sabi niya, I will visit you and fulfill my good word to you. Gaganapin ko yung pangako sa inyo. At ibabalik ko kayo sa lugar na to. Yan. Dahil alam ko ang plano ko para sa inyo. Anong plano niya? Para sa ikabubuting niyo. Hindi para sa inyong kasiraan. Kundi bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Bakit nga pa sila na-exile? Kasi lumayo sila sa Diyos eh. Hindi sila sumunod sa paraan ng Diyos. Ngayon, tinayo. Then you will call upon me. Dahil dyan, dahil na-exile kayo, mapipilitan kayong maintindihan na ako nga ang supreme God, ako nga ang sovereign God, then you are to repent. And you will call upon me, tatawag kayo ulit sa akin, at mananalangin kayo, at makikinig ako sa inyo. Hahanapin niyo ako ng buong puso, at makikita ninyo ako pag hinanap niyo ako ng buong puso. Naintindihan? Kaya alam niyo, ang kinabukasan ng bansa, tanungin natin ang ating lakarin sa Diyos. Todo ba tayo sa Kanya? Minsan nananalangin lang tayo pag may problema na eh. Pero yung ating lakarin, hindi naman tayo sumusunod sa paraan ng Diyos. Hindi, basta dito ako masaya eh. Eh yan, kaya tuloy, bandang huli, iiyak ka.
Diba? Kaya nga, blessed are those who mourn now, for they shall be comforted. Umiiyak ako ngayon, susunod ako sa Diyos. Pero, aaliwin ako ng Diyos bandang huli, kasi siya pa rin ang sovereign God. Are you still there? Naunawaan po. Kaya yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya babalik kayo sa akin ang puso ng Diyos. Kasi ganito yan. Habang malapit tayo sa Diyos, ayos tayo. Habang lumalayo tayo sa Diyos, magkakagulo tayo. Kaya alam nyo, minsan, ang pamahalaan, for example, is a minister of God for good. Pero pag yan ay lumalayo na sa Diyos, magkakagulo talaga. Ang problema lang, anong gagawin natin as Christians? Keep on walking with the Lord. Kaya nga si Daniel, humihingi ng tawad sa Diyos. Bakit? Kami ang nagkasala kami sa inyo, Panginoon Diyos. Basahin niyo ang Daniel. Alam niyo bakit? Kasi kung ano man ang maging resulta ng eleksyon, at kung hindi man maganda, malaki ang problema natin mga Christians. Kaya, kasi tayong asin at ilaw ng sanlibutan. Kaya dapat tayo magsisi. Minsan, ang ating Diyos, yung ating kandidato eh. Na parang handa tayong mamatay para sa kandidato. At kaya natin ipaglaban at makipag-away sa mga tao para lang sa ating kandidato. At nakalimutan natin na ang Diyos ang may hawak ng ating kinabukasan. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He has chosen for His own inheritance. And that's our great blessing. Hindi man konti man tayo ngayon, pero as we walk faithfully with God, and God is with us, no one can be against us. And we will influence this country to righteousness. Ngayon, kung ganyan tayo, we can rest in His plan. Diba? Kasi if we know that God is on our side, diba, ang sarap nun that we can rest in His plan. Bakit? Kasi, sino sabi ng Bible? We know that God causes all things to work together for good. Tingnan nyo, ano ang batayan para maging mabuti lahat ng bagay? Kahit na masama yung nangyari, kahit na hindi ayon sa kagustuhan ng nangyari, kaya niyang gawin ng ikabubuti natin. Anong kondisyon? Those who love God, and to those who are called according to His purpose. Di ba? Kasi kung lumalakad ako, ayon, dahil sa mahal ko ang Diyos, ginawa ko to dahil sa pagmamahal ko sa Diyos, at lumalakad ako ayon sa palatuntunan ng Diyos, yung bagay na parang pangit, kaya niyang gawing mabuti. Tama po? Kasi ang layunin ng Diyos ay para ako maging kapareho at mag-conform sa image ng kanyang anak na si Jesus Christ. Kaya kung sakaling mapasama, parang wow, maghihirap kami, walang problema, kasi that will turn out to be good for us, kasi we will become like Jesus. Okay ba yan? Kaya hindi ka kailangan parang nakabate ka sa nakikita mo, kasi we live by faith. Now, itong mabuti. Itong hindi mo kailangan ng mabuti o masama. Kapag lumakad ka, ayon sa pag-ibig sa Diyos, at ayon sa palatuntunan ng Diyos, tiyak ako lahat ng bagay ay magagawing mabuti ng Diyos. Amen? Kaya, hindi na kailangan, manalo matalo, hindi issue. I obeyed the Lord, I walk according to God's will, I did my part for the blessing of the whole nation, but still, I will walk with the Lord no matter what. Tama? And He will walk. Kaya you can rest in His plan. Ang sarap, parang, wow, I can trust God. Hindi ko kailangan matakot. Ito ngayon, dahil I can rest in God's plan, I will not rest in my responsibility in praying for the country. Bakit kamo? The king's heart is like channels of water in the hands of the Lord. He turns it wherever He wishes. Ano sinasabi ng Diyos? Ang totoong leader ng bansa, yung Christians na nagpe-pray. We pray because kayang baguhin ng Diyos ang kanilang mga puso. Kahit masama ang kanilang layunin, babaguhin ng Diyos. Because the Christians are the one ruling this nation if we pray. Ang problema, hindi natin ginagamit ang ating karapatan. Anong gagawin natin? Let's keep on praying. Hindi naman sina-assure ng Diyos, basta yung pili mo, yun naman nanalo. Hindi naman eh. Hindi ka naman nandito para tumaya. Andito ka para i-example ang puso ng Diyos, ang righteousness ng Diyos. Now, let's continue. Kaya, first of all, look at this. Kaya naman, ito ang primary importance. I urge you that entreaties, prayers, petition, thanksgiving be made on behalf of all men. Lahat ng tao, pag-pray natin for kings and all who are in authority so that who may lead a tranquil. Gusto nyo na isang mapayapa at maayos na pamumuhay? Sabi niya, in all godliness and dignity, pray for our country. Kailan tayo nagpe-pray pa sa ating bansa? Kaya alam nyo ngayon, hindi ako sa pagmamalaki. Nag-partial fast ako. Bakit? I pray for our country. Sabi ko, Lord, bagamat meron kaming responsibilidad as we recognize your sovereignty, I still pray for our country. Di ba? Siyempre, kung sino man yung lumabas, I pray.
na yung kami, handa kaming lahat, ano man mangyari. Nakuha ninyo? Dahil mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Naintindihan? So we pray. Talaga, bakit? Kasi ang hangad ng Diyos, this is good and acceptable. Yun ang gusto ng Diyos in the sight of our God as Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Kaya huwag natin pabayaan ang ating bansa at aming pamahalaan na lumayo sa Diyos. Sa halip, ipag-pray natin, ilapit. Kasi hatakan niyan, hinahatak sila ng Diablo, hatakin niya siya papalapit sa Diyos. Nakakatindihan? We pray and be responsible as Christians. Ngayon, kaya sabi ng Lord, o kaya kung nagpe-pray tayo, then we can be in subjection to the governing authorities. Kaya natin mag-submit kasi total mas makapangyarihan ng Diyos ko kaysa sa kanila eh. Maliba na lang, siyempre, sabi na, for there is no authority except from God. And those which exist are established by God. Therefore, whoever resists authority as opposed to the ordinance of God. Kung hindi man natin gusto yung lumabas, pinagpe-pray natin, sige, submit tayo. Kasi si God pa rin naman masataas sa kanya eh. Sabi nga nun, and they who are opposed will receive condemnation upon themselves. Kapag sinuway mo yan, parang sinusuway mo na rin ang Diyos. Eh, paano kung ang inuutos sila laban sa Diyos? Siyempre, ibang usapan na yun. Pag sinabi, hindi ka na pwedeng sumamba, hindi ka na pwedeng ano, eh siyempre, huwag kang susunod doon, di ba? Hindi ka na pwedeng mag-quiet time, hindi ka na pwedeng mag-share ng gospel. Huwag ka susunod doon. Basta ang sundin mo, yung sinabi ng Diyos, basta mag-submit tayo. No, kaya natin sabihin sa kanila, hindi yan tama, sabihin natin. Pag hindi, pinipilitan pa rin nila, then we obey God rather than men. But sa heart natin, we can still submit because we can bring them to God. Dalhin mo sila sa Diyos. Dalhin natin yung mga leaders natin sa Diyos. Malay mo, kunin sa kagad sila ng Diyos. Di ba? Siya pa rin na may hawak. Siya pa rin na may hawak. Kaya, do what is good and you will have praise from the same. Yun ang sabi ng Lord. So, anong gusto ng Lord? Tingnan nyo ha. For it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword for nothing. Alam niyo, minsan pampigil din sa ating mga Christians yun eh. Minsan may mga batas na parang seemingly against the Bible, pero minsan inaalaw ng Diyos kasi minsan magiging masungit na tayo eh. Tayong mga Christians. Minsan sa halip na maging mabait tayo sa kanila, nagiging masungit tayo. Minsan may tendency tayong para akala natin tayo ang banal. Makapangyarihan kayo mababait. Ang lahat ay masasamang tao. At tayo lang tama. Hindi natin napapansin, may tama na tayo. Nakuha ninyo? Kaya sabi ng Diyos, you need to be good to people. Be loving. Na makita nila na yung mga Christians kailangan sa daigdig na ito dahil sila ang tunay na mababait. Sila'y tulong sa pamahalaan. Sila'y tulong sa komunidad. Sila'y tulong sa mga tao. Hindi sila pahamak sa mga kababayan. Are you following? Now, tuloy tayo. Therefore, it's necessary to be in subjection not only because of wrath but also for conscience sake. Napansin niyo ba yan? Alang-alang sa konsensya. And sabi niya, because of this, you also pay taxes for rulers or servants of God. Ninanakaw lang naman nila. Wag niyo, kung di rin tayo magbabayad ng buwis dahil ninanakaw nila, kasama na tayo magnanakaw. Diba? Ang ating pagsunod sa Diyos, hindi dahil sa pagsunod o pagsuway ng ibang tao. We follow God because our God will supply everything that we need. Amen? Now, tuloy tayo. Render to all what is due them. Tax to whom tax is due. Custom to whom custom. Fear to whom fear. Honor to whom honor. Igalang pa rin natin sila. Maaaring hindi sila kagalang-galang. Igalang pa rin natin sila. Maaaring isip natin, eto na, nauso na sa bansa Pilipinas. Lagi, daya. Dinaya man nila. So, palagay nyo, hindi alam ni God. Nagkakandinihan. Kaya, at the end of the day, no matter what happens, ano sabi ng Lord? Though the fig tree should not blossom, and there be no fruit on the vines, though the yield of the olive should fail, and the fields produce no food, though the flock should be cut off from the fold. Kahit na ito pang mangyari, wala nang bunga, wala na. And there no cattle in the stalls, yet I will exalt. I will still celebrate. I will still rejoice. Magdiriwang pa rin ako sa Panginoon Diyos. I will rejoice in God of my salvation. Bakit? Because my God is sovereign and I can rest in His plan. Amen po? Yun ang perspective na meron ng godly. We can rest in His plan. Na kahit ang daming bagyo, we can rest on God. Lord, kahit anong mangyari, we will still praise You. We will still celebrate in Your presence. We will still rejoice in You. Di ba? Hindi yung parang, nararattle tayo. Parang as if nakalimot si God. Hindi natutulog ang Diyos. Ikaw pwede, kasi si God hindi. Amen? So, sa dahil dito, ito, importante. And finally, we are to represent the Lord in the world. Tatandaan natin, we are still God's witnesses wherever we are. Sabi nga yung response natin sa bawat pangyayari, siya pa rin ang ating pinatayuan na parang tayo nagre-represent sa Panginoon. Tingnan niyo po, sabi ng Bible, therefore, we are what?
ambassadors for Christ. Alam niyo po ba ibig sabihin na ambassadors? Ito po yung parang representative ng emperor. Para kung sasabihin sa mga tao, susuko ba kayo? Pag sumuko na yung bayan na yon, siya yung mamumuno para doon for on behalf of the emperor. Are you following? And sabi ni God, kayo yan. As though God were making an appeal through us. So magitan natin, talagang we are trying to make an appeal. We beg you on behalf of Christ. Be reconciled to God. Bakit? Kasi alam natin na ang buhay ng tao, pakigising nyo sa katabi nyo, malapit tayo matapos. Sabihin nyo lang ito, importante kasi ito. Tandaan natin ito ha, ang kinabukasan mo, kinabukasan ng ating anak, kinabukasan ng ating bayan, ay sa pagbabago ng buhay ng tao once they're reconciled with God. Be honest. Habang lumalakad tayong malayo sa Diyos, lalo nagkakawindang-windang buhay natin. Pero habang lumalapit tayo sa Diyos, kahit sa dami ng pagsubok, inaayos ng Diyos ang ating lakarin. Nakita natin yan sa sarili natin mga buhay. Nakita ko yung sa sarili kong lakarin sa buhay. Wala naman akong kinabukasan eh. Kaya minsan pag nakaupo ako, sabi ko, Lord, thank you. Thank you for giving me this kind of life. Kung hindi ko nyo ako natagpuan, paano na ako? Kaya I'm appealing also to every one of you guys. Sabi na, I'm appealing on behalf and to all people. Hindi yung sino yung magiging pangulo. Hindi yun eh. You follow God. Hindi ko sinasabing magiging madali ang buhay mo, but one thing for sure, in that narrow gate, it will lead to life. It will lead to life. Nagkakaintindihan tayo. Gusto ko lang iwan sa inyo to bago ko magtapos. Alam mo, mayroong isang kanta, ewan ko narinig nyo na to, sabi niya, umiiyak ang bata sa lansangan, ang magkalahi ay kapwa nag-aalitan, may galit na laganap at may mga nagpapanggap, sadyang ganyan lang ba ang buhay? Kung sino-sino ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, tigong mga pangako ay di na maitatago, lalo lang lumalala ang sugat natin. Kaligtas ay kailangan na, pagkat naghihintay sila sa katawan ni Kristo sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Tayo ho yung Christian eh. Tayo ho yung ambassador ni Jesus. They will know that we are His followers because we love one another. And let me end by saying this. Ito yung ating talata. Therefore, we are ambassadors for Christ as though God were making an appeal to us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. Look at the words. Paano niya tayo ni-reconcile? He made Him who knew no sin to be sin on our behalf. Napaka-unfair naman ang buhay sa akin. Huwag mo kalimutan si Jesus lalo. He knew no sin, but He died on our behalf. Tayo dapat yun eh. So that we might become the righteousness of God in Him. So para paglapit natin sa Diyos, ang nakikita niya, si Jesus, siya ang ating katwiran. Kaya hindi ka dapat matakot lumapit sa Diyos. Dahil lumapit ka, dahil ikaw na ngayon ay katwiran ng Diyos, dahil kay Kristo. Hindi dahil sa mabait ka. Hindi dahil nangangako ka magiging mabait ka, kundi nakikipag-isa ka kay Jesus Christ. Are you willing to practice? Huwag mo lang alamin, to practice a godly-centered perspective. Ano ho yun? We recognize the sovereignty of God, we rest in His plan, and we represent Him to the world. Nagkakaintindihan po. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Mga kapatid, ang ating kilos, ang ating pag-aaral, ang ating pakikitungo sa ating pamilya, sa magulang, sa anak, ito ba'y nagpapahayag ng pag-asa ng kinabukasan na inaasahan natin sa bayan na ito?
Dahil nakikita nila si Jesus, ang makapangyarihang Diyos na kayang magbago ng buhay. At kung sakali ikaw naman ay nabubuhay sa isang madilim na kalalagayan, and alam mong malayo ka sa Diyos, maging tapat ka at maging makatotohanan ka, aminin sa Panginoon, Panginoon Jesus, kailangan kita. Yaman din lamang na matay ka sa krus para sa akin, kinikilala ko na kayo nga ang Panginoon. Kung yan ang loobin mo, kapatid, pwede pang itaas mo sa Panginoon Diyos ang kamay. Panginoon Jesus, gusto ko isuko ang buhay ko sa iyo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, yes. Huwag ka mahiya. It's between you and the Lord. Lord, magulo po ang buhay ko. Hindi ko po alam ang aking gagawin. Lumalapit ako sa iyo ngayon. Gusto kong lumapit sa iyo dahil alam ko sa inyo may kaayusan. Tulungan mo ako, Panginoon. Anong kailangan kong gawin para susundin ako sa paraan mo? Aalamin kong kagustuhan mo. And Lord, by your grace, I accept. Tinatanggap ko yung kamatayan mo sa krus para makipag-isa ako sa Panginoon, para makiisa ako sa inyo. At ang muli niyong pagkabuhay. Kung sa mga nakataas ang kamay, pwede niyo pang sabihin, Panginoon Jesucristo, pag-arian niyong buhay ko. Salamat sa kapatawaran ng kasalanan dahil sa kamatayan niyo sa krus. Salamat at muli kayong nabuhay para bigyan ako ng bagong buhay. Salamat, Panginoon, na kayo po ang tutulong sa aking maayos ang aking kalalagayan, ang aking buhay. Dahil sa mga mali kong pagpili, dahil sa hindi ko pagtitiwala sa inyo, dahil sa pilit kong nabubuhay ng ayon sa kagustuhan ko at ayon sa kaunawaan ko sa halip na magpasakop sa inyo. Kaya't Panginoon, sumusuko ako sa inyo ngayon. Patawarin ninyo ako. Salamat sa kapatawaran dahil kay Kristo Jesus. Salamat. Ngayon sa bawat isa naman na narito aming Panginoon Diyos, dalangin namin maging sa halalang darating bukas. Tulungan niyo po kami na huwag kaming umasa sa sarili naming talino. Kundi seryoso namin gagawin ito dahil alam namin binigyan niyo kaming karapatan para mamili. Upang subukin kung kami susunod sa inyo o hindi. Dalangin ko, Panginoon, na sa aming pagpili, makita niyo kadalisayan ng aming puso sumunod sa kagustuhan ninyo. Hindi sa kagustuhan namin, hindi ko ano yung may pakinabang kami, o hindi dahil sa hindi namin naranasan ang Panginoon ng kasamaan ng iba o ng mga nais maging mamuno, pero dahil sa ano yung totoong nakita namin, na pinakita ninyo. Huwag namin sanang ipagwalang bahala ang mga impormasyong nalalaman namin. Sa halip, Panginoon, ilalatag namin ito sa inyo. Kung sila ba'y kaisa ninyo, sila ba'y ayon sa kalooban ninyo. Di man sila manalo, Panginoon Diyos, pero alam niyong kami po ay nagtitiwala sa inyo. Dahil alam namin kung kayo ang kakampi namin, panalo po kami. Di man maglumabas sa balota o di man lumabas kung siyang manalo sa pamumuno, pero ang panalo ay kayo dahil kayong aming sinusunod. Kaya't Panginoon, gabayan niyo kami. At sa mga kapatiran namin na binigyan niyo ng karapatan mamuno, dalangin ko po maging tapat sila sa kanilang mga posisyon. Na hindi sila malamon ng sistema. Sa halip sila po, Panginoon, ay tumayo sa katwiran upang, Panginoon, mailapit nila ang pamahalaan sa inyo at hindi mailayo sa inyo. At kung sakali naman ang aming pamahalaan ay lumalayo sa inyo, tulungan niyo po kami maging mga tapat na patotoo ninyo, representante ninyo, nang sa gayon, O Diyos, mahimok namin ang sambayanan ang mga kababayan namin na makilala kayo at magkaroon sila ng totoong ugnayan sa inyo na kayo nga ang makapangyarihang Diyos at lahat kami ay magpa-practice ng godly-centered perspective. Salamat, Panginoon Diyos, na ang buhay namin ay nasa inyong mga kamay at sa inyo kami lalakad at lalakad kaming kasama kayo at alam namin kayo rin ang aming kinabukasan at ang aming pag-asa. Salamat aming Ama at bilang isang mananampalataya, umihingi kami ng kapatawaran sa aming Panginoon Diyos, pagtalikod at hindi paglakad ng matuwid na kung saan na mi-misrepresent namin kayo. At salamat, Panginoon Diyos, sabi niyo, if my people will humble themselves and turn from their wicked ways, and pray, you will hear them from heaven and you will heal our land. Lord, sabi niyo kapag mayroong kahit 10 na matuwid, hindi niyo sisirahin ang bansa. Sana maibilang kami, Panginoon, sa 10 yaon
na ang bayan na to ay mapag-ingatan ninyo. At tunay kami, Panginoon Diyos, aasa sa pagpapalang pinangako ninyo na pinamapalad ang bayan na ang Diyos, ang Panginoon. You are our God, O Lord. And may we influence this country, Father God, as salt and light of this nation. Be glorified, O God, with the lives of your people as a church. And may you find us faithful in representing you, Lord our God, to this nation. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.